O ganito mga Mars, di ba pag umuulan, malakas yung ulan, kahit nakapayong tayo, nababasa pa rin yung sapatos natin, di ba? Correct. Ngayon yung iba gawa, nilalagay sa likod ng refrigerator, hindi daw maganda yun. Kasi bakit? Mabilis makasira ng sapatos. Oh. So, ang pinakamagandang gawin natin dyan, kuha lang kayo ng dyaryo. Yan. Tapos, kakrampol nyo lang yung dyaryo na ganyan. Kuyumusin nyo lang. Ganyan. Hanggang sa magbilog na siya, tapos ilalagay nyo lang doon sa loob ng sapatos. Okay. Yan. Kasi ma-absorb nung dyaryo yung basa, yung tubig, mapupunta doon sa dyaryo. Okay. Para mas tumagal yung sapatos nyo kasi mahal din sapatos nyo. Correct. Diba? Isa pa. Kami nang bahala dito. Siyempre, pag nabasa yung sapatos, mababasa rin yung medyas. Correct. Yes. Ngayon, kung halimbawa, may lakad ka, kailangan mong patuyuin ng mabilisan, di ba? Mabilisan. Oo. Kuha ka lang ng towel. Ayan. Kung merong microfiber. Nice. Oh, yan yung uso ngayon. Oo. Ito, nakita ko ito sa asawa ko. Yung mabilis matuyo. Oh. Ginagawa niya ito. Pag halimbawa, may nilabahan ako, hindi pa natuyo. Ito, nilabahan. Oo. Babalutin niya lang. Ano, kasama ka na pala? Hindi ko. Dalawa na anak niya. Dalawa na anak ko. Oo. Oo, nabalita. Yung basang medyas, ibabalot mo lang dyan sa towel. Tapos, pipigay mo lang. Para kumapit dun sa microfiber. Matutuyo na yun. Matutuyo, mababawasan kahit pa. Ayan, no? Wait, fairness, masapit talaga yung yung socks. Para ang merong portable dryer. Tala mo? Oh my God. Ayan. Grabe! Matuyo, di ba? Alam mo, tawag dito. Ay, hindi natin tuyo. Ang swerte mo sa asawa mo. Dari mo natutunan. Tsaka kahit panyo. Basta yung maninipis lang. Kaya yan. Yes, na pwede dun sa tawag. Huwag lang siguro maong. Ngayon, pag naman biglang umulan, lakanda lang payong, di ba? Correct. So, alam mo, may luma kayong payong sa bahay, nasira na, di ba? Pwede niyong tanggalin yung ganito, ano ba tawag dito? Yung pinaka-tela niya. Oo, tatanggalin mo dito sa spine. Okay. Yan, tanggalin mong ganyan, di ba? Tapos, pwede mo siyang i-fold para, parang ganyan. Tapos, tatahiin mo siya dito para maging kapote. Halimbawa, okay. Ganito yung kakalabasan, di ba? Sa isang side mo lang siya. Oo, sa isang side lang dito. Oh. Kahit running stitch lang, pwede yan. Marunong ka nga ba? Oo. Oh. Grabe! Wait, kaya sa home ed ba, tinuturo sa mga boys yun? Sa practical arts namin. Ah, okay, kasama din. Sa amin sa work education kasi yung mga tanim. 92 ako dito. Oh, na running stitch na nga talaga. Running stitch na agad. Oh, lock mo yan. Oh, galing oh, marunong talaga. Ano mo, tama-tama, pala nag-asawa ka na. Ang bagay na yan, ha? Ito nga. Oh, ayan, pag natahingin, ha? Nagagamit yan. Yun na. Ayan na, pwede nyo nang baliktarin na ganyan. Oh, ayan. Instant kapote. Kapote. Di ba? Oh. Ayan na siya. Nice. Oh, di ba? Terno yan dito. Sa buhok mo. Ngayon. Kung tinatamad ka pang hawakan na ganyan. Ano? Pwede mo pang lagyan ng velcro? Para ako sige, ako suot ko na. Ha? Tatahiin ulit natin yan. Ah, tatahiin pa ba 'to? Oo, oh, dito ilalagay mo dalawang para dumikit dito. Ano ba kumuha ka na lang ng pardibli kasi pardibli mong ganun. Lalabas mo na lang kuwati ulo. Oh, pwede rin, 'di ba? Oo, para ay, hindi pala 'to tatahiin. Little Red Riding Hood lang ang pwede. Hindi mo gagamitin, pwede mo lang i-fold ulit tapos lagay mo lang sa bulsa mo. Oh, mabilis si tao. Mabilis si fold, parang panyo lang. Eh, ang dami kong tinapon na payong ng mga sira. Ay, dapat pala 'to. Ngayon alam na natin. Ayan oh, alam ko na 'to. Galing mo mag-fold, ha? O, oh, ayan, ganyan-ganyan. Nice one! Thank you, Parsley! Uwi ko na to. Oo.